Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Oh, mga bata, andyan pala kayo. Magandang araw sa inyo. Ito, ang tawag dito ay ukulele. Meron akong ibabahagi sa inyong kwento. Gusto nyo bang makarinig ng isang kwento? Talaga? Magaling! Dahil isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Nicka na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang batang babae at sa kanyang kakayahan at talento sa musika gamit ang isang makalumang instrumento. At ang pamagat ng kwento natin ngayon ay ang Lumang Ukulele na isinulat at iginuwit ni Rhea Kristine Elnar ng Guadalupe Elementary School, Cebu City. At ngayon ay bibigyang buhay ko sa anyo ng storytelling. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Kung ganoon, halina't makinig! Kring! Kring! Sa wakas, sige na granado na ang susunod naming guro. Mabilis kong inihanda ang aking mga gamit para sa klase niya. Gustong-gusto ko talaga ang klase ni Ginang Granado dahil siya ay upod ng bait. Nang dumating siya, sabay-sabay kaming bumati sa kanya. Agad naming kinanta ang iwiting tinuro niya. Kinakanta namin ito araw-araw pagkatapos namin siyang batiin. Ano kaya ang laman ng bag ni Ma'am? Tanong ko kay Pipay. Hindi ko rin alam, Tina. Ngayon ko lang din niya nakita, sagot ni Pipay. Nagtataka ang lahat sa bagong bag ni Ginang Granado. Nang binuksan niya ito, ay bigla kaming napasambit ng wow! Iyon pala ay isang maliit na gitara. Pero kakaiba iyon dahil apat lang ang kwerdas. Biglang tinugtog ni Ma'am ang isang awiting pambata. Namangha kaming lahat. Pagkatapos ng kumanta, ipiniliwanag ni Ginang Granado kung bakit siya ay nagdadala ng instrumento. Ito ay isang ukulele. Simula ngayon ay tuturuan ko kayo kung papaano ito patugtugin gaya ng ginawa ko kanina, ang sabi ni Ma'am. Sa mga sumunod na araw, nagsidalahan ng mga bagong ukulele ang aking mga kaklase. Ang ganda naman ng ukulele ni Pipay, papuri ni Ginang Granado. Apa, syempre, mamahalin kasi ito, sagot ni Pipay. Halos na lahat ng mga kaklasiko ay binilhan ng bago, maliban sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, sinabi ko kay tatay na kailangan namin sa klase ang ukulele. Tay, pwede niyo ba akong bilhan ng ukulele? Tanong ko sa kanya. Tumugon lamang siya ng ngiti at pumasok sa kanyang silid. Lumabas siya sa kanyang silid habang tinutugtog ang lumang ukulele na punong-puno ng alikabok, sintunado at sira-sira pa. Hindi ko pa kayang bumili ng bago, anak. Hayaan mo. Aayusin ko ito. Dinikitan ito ni tatay at sa kabinalot ng masking tape. Ayan, ayos na. Maaari mo na itong gamitin. Pagmamalaki ni tatay. Baka mapapahiya po ako kung ito ang gagamitin ko. Paliwanag ko sa kanya.
tiyak na pagtatawanan lang ako ng aking mga kaklase. Dagdag ko pa. Alam mo ba anak, ito ang ukulele ng kuya mo nung siya ay kasingidad mo. Luma man ito, pero natuto pa rin siyang tumugtog nito. Kinabukasan, sinimula na ni Ginang Granado ang pagtuturo sa amin. Nang nilabas ko ang aking ukulele, lahat ng mga kaklase ko ay tumingin sa akin. Tamang-tama, Tina. May ukulele ka na, ang sabi ni Ma'am. Para kong natunaw sa kahihiyan habang tinutono niya ito. Pagpasensyahan niyo na po ito. Hindi kasi ako binilhan ng bagong ukulele ni tatay, ang sabi ko kay Ginang Granado. Nagtawanan ang mga kaklase ko. Mukhang zombie ang ukulele mo, Tina. Nagagamit pa ba yan? Tukso nila sa akin. Pinagsabihan ni Ma'am ang mga nanunukso sa akin. Sabi niya, wala sa kulay o disenyo ng instrumento ang pagiging isang magaling na musikero. Kung hindi, saan kinitong galing at kagustuhang matuto. Huwag mo silang pansinin, Tina. Pagbutihin mo na lang ang pag-eensayo, tiyak malayo ang mararating mo. Payo niya sa akin. Nasiyan ako sa sinabi ni Ma'am. Simula noon ay sinikap kong pag-igyan ng aking pag-eensayo. Paulit-ulit kong tinugtog ang kanta. Tinugtog ko ito sa harap ng salamin tuwing umaga. Pati na rin sa gabi sa harap ni tatay at kuya. Habang tumatagal ay unti-unti kong nakakalimutan na lumang-luma na ang ginagamit kong ukulele. Pinayuhan ako ni kuya na dapat dahan-dahan ko itong hahawakan at pupunasan pagkatapos gamitin. Dumating na ang araw ng presentasyon. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman namin. Pipay, Epoy at Tina, kayo na ang susunod, ang sabi ni Ginang Granado. Tumayo kami agad, dala ang aming ukulele. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano itong nararamdaman ko? Kaya ko to. Paulit-ulit kong binubulong sa aking sarili, sinimula na namin ang pagtugtog. Sitsiritsit, alibangbang, salaginto, salakupang, ang babae, salansa. Sa kalagitnaan ng aming pagtugtog ay biglang napatigil sina Pipay at Epoy. Nakalimutan ko ang kasunod, sabi ni Epoy sabay kamot sa kanyang ulo. Hindi po talaga ako nakapag-insayo, Ma'am, dagdag pa ni Pipay. Sa kabila ng lahat, pinagpatuloy ko ang aking pagdugtog. Nang matapos ko ang aking pagdugtog, lahat ay nagpalakpakan at naghiyawan sa tuwa. Mahusay ka, Tina, sambit ni Ginang Granado. Pag-uwi ko sa bahay, pinalitaan ko si tate at si kuya sa nangyari. Simula noon, ang aking mga klase ay nagpaturo sa akin habang gamit ko ang pinagmamalaking lumang ukulele. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Mahusay at laging tandaan ang aral na kuha natin dito. Wala sa kulay o disenyo ng instrumento ang pagiging isang magaling na musikero, kundi sa ang kinitong galing at kagastuhang matuto. Alam kong bawat isa sa inyo ay may angking talento, kaya huwag kayong matakot na ilabas ito. Magpatuloy lamang sa pag-eensayo upang maging mas mahusay pa kayo. O siya, ako'y aalis na. Ako nga pala si Teacher Nicka na nagsasabing manood, makinig at matuto. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.